Biyernes Santo, ang paggunita natin ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ang namatayan, hindi natin matanggap na may nangyari sa ating ganoon, lalo sa mga mahal natin sa buhay. E lalo pa sa Diyos na namatay. At yung pagkamatay ay kasama dun sa mundo ng pagdurusa na kailanman na hindi natin kayang tanggapin. Sino sa atin dito makatatanggap at makakaap ng pagdurusa ng buhay? Alam ko yun ang pinagdarasal natin, tanggalin ang mga pagdurusang ito. Kaya tayo nga ay nagdadasal, pag-aanin ang ating mga dinadala. Pero dito, pinili ng anak ng Diyos na siya ay magdusa, siya ay mamatay. Alang-alang sa ating lahat na ayaw magdusa at ayaw ring mamatay. Hindi natin maintindihan ang mga realities na ito. Pero ginawa ito ng Panginoong Hesukristo, malaya niya itong tinanggap. Bakit? Sapagkat alam niya na ang buhay ng bawat isa sa atin sa lahat ng henerasyon ay batbat ng hirap. Lahat tayo dito ay nahihirapan. Bakit? Sapagkat mayroong kasalanan na pumasok sa daigdig at dala-dala nito ang kamatayan. Wala ni isa man sa atin ang nagsabi, kontento tayo sa buhay na ito. Nakukuha natin yung mga kaibigan na gusto natin. Meron tayong sapat na yaman, pwede tayong magpahinga, mamuhay ng kontento. Yung iba pinipilit nilang gawin ito sapagkat ayaw nila yung mundo ng pagdurusa. Pero mga kapatid, nakaukit ito sa ating pagkatao. Dala o sanhi ng kasalanan na matagal na rin nating kasama kasing tagal ng panahon. Sino ang magliligtas nito sa atin? Ang paghihirap at kamatayan ni Kristo ay nakapagliligtas sa atin. Papaano niya ito ginawa? Una, lubos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung hindi siya nagmamahal, hindi siya magiging tao. At hindi niya aakapin ang ating mga paghihirap. Pero inakap niya ito ng dahil sa pag-ibig. Sobrang pag-ibig kahit Diyos ay magpapakababa. Sapagkat gusto tayong akapin at gustong akapin yung ating pagiging tao at lahat ng makatotohanan nito, pati paghihirap at kamatayan. Yung pangalawa, mahal na mahal niya ang kanyang ama. Kailangan gawin niya ang nararapat. Ano ito? Ang mag-alay ng buong sarili. Naging alay si Jesus. At ngayon naalala ko, ang bawat misa na pinagdiriwang natin ay pagdiriwang ng paghihirap at kamatayan ni Jesus alang-alang sa atin. Sapagkat mahal niya ang kanyang ama at ayaw niyang maging isa sa mga matitigas ang ulo. Si Kristo ay halimbawa natin sa marubdob na pag-ibig sa Ama at pagtalima sa Kanyang kalooban. Ganon si Jesus sa atin. Siya na ang umako ng lahat ng ating mga hirap. At ginawa niya ito dahil mahal niya tayo at mahal niya ang Kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama. Kaya siya ay tumatalima. At mga kapatid, sa lahat ng ito, ng kanyang paghihirap at kamatayan. Kahit tayo'y batbat ng kalungkutan sa araw na ito at nararamdaman natin ang hirap talagang mawalan ng isang tunay na minamahal. Pero alam natin na si Jesus ay ating pag-asa. Siya ang magbibigay ng bagong daigdig para sa atin. Papasukin niya yung mundo ng kamatayan para tayo hanguin sa sarili nating kamatayan upang gawaran niya tayo ng kanyang muling pagkabuhay. Ipinagdarasal ko na sa pagninilay natin ito ng Biyernes Santo, pumasok din tayo sa misteryo ng kamatayan ni Kristo sa pamagitan ng pagpasok din sa sarili nating kamatayan ng ating lumang sarili.
ibabaon po natin ang ating lumang sarili. Hindi ko alam kung gusto natin magluksa o ano, pero kailangan pumasok tayo sa sarili nating kamatayan. At sa pangatlong araw, magdadasal po tayo, hari nawa, sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Isasama niya tayo tungo sa pagkakaroon ng isang bagong sarili na ngayon ay tumatalima sa Diyos at nagpamahal din sa kapwa. Manalangin tayo. O Diyos, sa araw na ito ay ginugunita namin ang inyong paghihirap at kamatayan. Binanggit ninyo sa krus ang inyong pag-ibig sa amin at yung hangad na kami ay maligtas. At ngayon, ikaw ay pumasok sa aming daigdig na ginawang kumpleto ang gawain ng kaligtasan. Hinihiling po namin, Panginoon, isama niyo po kami sa misteryong ito sa pamamagitan ng pagpasok namin sa aming paghihirap at kamatayan. Bilang mga tao, kami po ay hindi po perpekto. Kami po nawa ay umakap ng aming katauhan at ang misteryo ng aming sariling paghihirap. Sapagkat alam namin na kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas upang mabuhat namin ang aming krus at pumasok din sa mundo ng kamatayang ito dahil kayo mismo ay pumasok sa daigdig na iyon. Hanguin niyo na kami, Panginoon, sa sarili naming kamatayan upang kami makaranas ng muling pagkabuhay sa inyong piling. Ito po ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.